guys! Welcome back to my channel. For today's video, share ko sa inyo yung mga aking ginagamit sa face ko kapag umaalis kami. Kasi, ayun, halos lately, everyday umaalis kami. And syempre, minsan madalian, ganyan. Dito guys, yung madalas na ginagamit ko talaga siya. Lalo na kapag umaalis kami. Ito na yung updated na makeup routine ko. For everyday din talaga siya. So, ayan, after ng mga routine ko sa face ko, like vitamin serum, moisturizer, and sunscreen, syempre hindi mawawala yan. Diba, yun ang walang vitamin C or moisturizer, basta may sunscreen ka. Ayun. Anyway, yung background ko pala is mga damit kasi sa mga bago kong viewers dito, nagbibenta po ako ng mga damit. Ayan, check nyo na lang ang Ukayerang Kikay by Debbie Santos. Sa Facebook ko. Or sa Facebook page ko. Ayan guys, madalas ko itong ginagamit. Itong, what's this? Happy Skin Rescue Me. Ayan, kahit na meron akong sunscreen guys, ginagamit ko pa rin talaga to. Ayan, papakita ko lang sa inyo ang aking sobrang madalian at basic na basic for pag madalian lang talaga. Kasi alam niya gusto ko rin to dahil ang ganda sa face, nakaka smooth din siyang tignan sa face. And ayun, kumakapit din talaga kahit tinted sunscreen lang. Usually guys, talaga most of the time hindi na talaga ako nagpa-foundation. As in, parang mga ilang buwan na rin na wala talaga akong foundation na ginagamit. And then ito, madalas ko itong ginagamit. Paubos na nga yung isa, but meron pa akong extra. I mean, dalawa pa akong extra kasi nag-sale to. Yung All Covered by Anakai na tinted sunscreen. Although, parang nakakapanibago siya. Kasi medyo humihiwala yung pigment niya. Ayan o, water munang lumalabas bago yung pigment niya. But okay lang kasi i-ano mo lang naman siya eh. Ihahalo mo lang. But ibang-iba talaga yung unang labas ng All Covered by Anakai. Ibang-iba yun kahit na de-pump yun. Walang ganito. Pero ito kasi humihiwalay talaga. So ginagawa ko, hinahalo ko na lang siya. And then ganyan na lang. Minsan ginaganon ko muna tapos. Yan. Yung iba guys, ginagawa. Ginagamitan ng brush. Pero ako kasi most of the time talaga na nagmamadali ako. Kamay talaga ginagamit ko. Ayan. Kasi nga madalian. And gusto ko dito kasi may pigment na talaga siya. And guys, basta papantayin niyo lang naman or madalas pag nakikita niyo ako sa video or what. Hagan dito meron parang halatang halata kasi nga 'di ba? Last time lagi kami na sa beach na arawan kami. So parang mas pumuti na yung tinted sunscreen sa face ko. Hindi na siya even. Pero okay lang kasi pag tumatagal naman yan, nagsaset siya, okay na siya. And sobrang from L'Oreal, nag-switch ako dito sa Get Ready With Me. Bumili ako ng isang, actually mali nga yung bili ko, dapat mas maitim pa ng kaunti. Kasi nawala sa isip ko nung bumili ako day before. Dumating siya, magbe-beach pala kami. Papunta yata kami yung Bohol that time. So, nawala sa isip ko. Ang puti pa ng in-order ko. But yung isa medyo yellowish. Yung isa medyo light. Ang ko nakikita niyo kung nagpo-focus ba. Ang shade na ito ay Zik 0 tsaka 90. Pero lately kasi medyo nag darken nga yung skin ko. Ginagamit ko this. Ang ginagamit ko ay yung 60, yung mas so, dito mas yellowish siya ng kaunti. So, yan nilalagyan ko kasi marami akong mga blemishes dito sa part na to. And then, ginaganyan ko lang siya. Hindi ako gumagamit usually ng sponge kapag nagmamadali ako. But, kapag may time ako, gumagamit naman ako. But, most of the time talaga, kamay-kamay lang. Ayan. Ito talaga yung mga products na masasabi kong ginagamit ko talaga siya madalas. As in, kasi maganda siya. Lalo na tong ano, concealer na to ng Get Ready With Me. Grabe talaga, as in, tumatagal talaga siya. Minsan kahit naghilamos na ako, dapat meron talaga akong ano, makeup remover at least. Ayan, and maganda yung kapit niya sa balat talaga. Ayan, ito lang naman, yan lang yung usualing dinadagdagan ko. Kasi yan dyan ako naglalagay ng cream sa face. Dahil nga, ayan. Pero in fairness naman dito guys, hindi siya nabubura yung base ko.
And syempre, invest din talaga kayo, number one talaga. Guys, invest talaga kayo sa magandang skincare kasi kapag okay yung base nyo, hindi nyo naman kailangan sobrang maging perfect na sobrang walang mga walang mga chismis sa life. Sa life, sa face. Sa face, guys, sa face, hindi sa life, ha? Ano ba yan? Hindi naman kailangan ng sobrang dapat kinis, pero as much as possible, kung talagang mag-i-invest kayo, guys, base talaga, kasi baliwala yung mahalang makeup nyo, or kung anumang binibili nyo, or kung anumang gusto nyong bilhin na brand ng pangmuka, ng pang-makeup, baliwala yan kung hindi okay yung base niya, kung medyo dry, kung marami talagang mga bumps, mga ganyan, guys. So, invest talaga sa skincare bago makeup. Yun ang masasabi ko kasi dumaan na ako sa stage na sobrang, alam mo, nag-invest ako sa, dumating sa point na nag-invest ako sa makeup na ganyan. Tapos, yung base ko is, ang dami kong sobrang bumps dito, mga ganyan, ang daming, alam mo yon. Although, syempre, sabi ko nga sa inyo, hindi na talaga mawawala or mahirap na talagang tanggalin yung mga open pores na visible na open pores dyan, guys. But, maano naman siya, parang mabublur naman siya kapag tama yung skincare na, pag nahanap mo na yung tamang skincare mo. Ayan, usually guys, ginagawa ko, pinasiset ko muna siya ng ganito, and then gagamit ako, ng pang brows. Actually, meron talaga akong ginagamit dito. Itong dark brown na to, pero tinitipid ko kasi siya. Ayan, sobrang gamit na gamit ko to, guys. Ito yung lagi kong ginagamit. But ito muna gagamitin natin. Yung Project Vanity Life proof ng Elana, guys. So, ayan. Gamit muna tayo niyan. And then, na-miss ko na rin gumamit ng ganito. Kasi, araw-araw talaga, sobrang sulit sa akin. Tapos, direct rebranding PH, binigyan kasi nila ako niyan. So, nagustuhan ko talaga yung dark brown. Actually, o-order ako soon sa kanila kasi ang ganda talaga. So, ito muna tayo. And then, ako, since naka-microblading naman yung kilay ko, simpleng ano lang tayo. Simpleng kilay lang. Yung malagyan lang talaga. Guys, maglalagay lang ako sa kilay ko. Wait lang ha. Ayan guys, simple lang ako magkilay. And kung nakikita nyo, may pula ako dito. Kasi may ginamit ako from Derma na may purging stage silang tinatawag. So, for some reason, hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng parang ganito. But may nilalagay akong cream dyan. Kaya don't worry guys. Aware ako dyan. Okay, alam ko maraming matatalas ang mata dyan. Lalo na yung mga naghahanap lagi ng fault. Diba? Yung parang kailangan may makita silang hindi maganda sa'yo, ganyan. So, for sure, napansin nyo na yan. But, hinahayaan ko lang siya. Hindi ko na siya nilalagyan anything kasi lalagyan ko siya ng vitamin A later. So, usually, depende sa mood ko, yung color ng blush on ko, sa lips ko. But, nung nabasa ko kasi, usually ito. Nung nabasa ko kasi sa Better Cosmetics na pwede pala sa cheeks. Ayan. Ito na yung ginamit ko simula kahapon, guys. But most of the time, ito talaga yung gamit ko. Colorette, Get Ready With Me, sobrang the best din kasi talaga tong mga to. And then, guys, sa Better Cosmetics, tatlo na lang to, but marami pa silang shades kasi hiningi ni Mama yung iba, lalo na yung mga dark. And ito yung tinala ko, yung talagang magagamit ko rin talaga yung warmth. Clarity, kindness, may ilan pa to guys. So, ito lang yung tinira ko na lagi ko talaga siyang ginagamit. But, ang pinaka-favorite ko dito is yung kindness talaga siya. Wait lang, kung maingay sa background, pagpasensya nyo na. Anyway, sa kilay ko, sobrang basic lang talaga. Pero, minsan, kapag nasa mood ako, talaga may oras ako, guys. Ine-effortan ko pa yan ng parang may stroke. But, ngayon, okay na muna yan. So, kahapon, yung ginamit ko is yung Clarity. Ngayon, isang Kindness. Ito yung lagi kong ginagamit talaga sa lips ko kasi nakaka-fresh. Ang ganda ng color niya. And then, usually, kapag may oras pa, syempre, ganyan, naglalagay ako ng pang contour, like yung Jordan ng Colorette. Mamaya, papakita ko yung sobrang favorite kong palette.
na binili ko sa BYS. Yung talaga sobrang ganda at gustong gusto ko yung ano nila, yung tawag dito, highlighter nila. Sobrang bet na bet ko. But anyway, dito muna tayo. Ang shade dito is Kindness. Usually, ganito lang ako maglagay muna. And then, tap-tap ko lang. Ayan. Gusto ko dito, alam nyo guys, kasi sobrang smooth sa lips. Pigment niya at ang lambot niya rin talaga sa lips. And may time ka para hindi siya yung nag-iiwan agad. And ayan o, tignan nyo. Ang fresh lang tignan. Diba? And then sa lips. Although naglagay na ako ng something kanina. Ah, yung balm. But ayan. Sobrang, ito na yung lips ko. Natanggal ko na siya. And then, ito. Ganda nito guys. Sobra. Kaya, madalas ko rin itong ginagamit. Tsaka, kahit na nakamask ka, tapos kumain ka, pag nag-set siya, sobrang okay. And, hindi ka talaga iiwan nito. I mean, kahit konting stain, meron talaga siya. So, ayan. Kung nakukulangan pa kayo, for sure, kulang pa to. Kasi mamaya, i-tap ko pa siya ng powder. Siniset ko lang everything sa face ko. Kapag nag-set na yung nilagay ko, itong ginagamit ko rin. Kaya lang ito, medyo talagang expect nyo na minsan kapag napadami kayo ng, kapag kinumbine nyo talaga itong dalawa, minsan, syempre may crease siya, tapos, wait lang. Minsan talaga, expect nyo na minsan may namumuumo, kaya importante talagang mag-spray din after. But ako, minsan wala talaga akong time mag-spray-spray pa pag nagmamadali. Ang shade ko dito is light. Buti naman kahit light siya, okay pa siya. Ganyan-ganyan lang. Ganto ko siya, ganto ako maglagay ng powder sa face. Ayan. And then kapag malalagyan yung kilay ko, inaano ko lang, ganyan lang. Normal lang talaga yun. O kaya i-brush nyo na lang later na sa main brush ko. Ayan, kapag nalagyan, i-brush nyo na lang siya guys. Okay lang yan. Okay na yan guys, i-brush. And then, yon kahit na nalagyan ko siya ng powder, meron pa naman. But kapag kulang pa yan guys, ginagawa ko. Yes, pinapatungan ko siya. Ito yung favorite kong palette ng BYS. Kasi nagandahan ako sa kanya. Actually, pati yung pang bronzer niya. Ito. Yung Barbie collection nila na BYS. Ito yung madalas kong ginagamit. Ayan, yung tatlo. Ayan, obvious naman na ginagamit ko talaga yan. Ito, sobrang ganda nito. Ginagamit ko rin siya as eyeshadow. Pero kapag ginagamit ko siya as bronzer, konting ganyan. And then, lagyan ko lang ng konting pang ano lang. Pang feeling pang paslim lang. Ayan. Konting-konti lang naman. And then, kapag sa aking blush on, ginagawa ko is, itong ginagamit ko. Sobrang ganda ng nabili ko dito sa, ano yata to eh. Saan ko ba to binili? Sa, binili ko siya sa Festival Mall, sa Glad King. Ayan. Or Glad King ba? Or Shopee to? Nakalimutan. Pero Glad King kasi maganda bumili dun. Ayan yung tatlo. And then, konting dot lang muna. Tapos ginaganyan ko siya. Kasi sobrang pigmented din talaga nito. But it's up to you guys. Kapag madalian, carry naman. Pinapakita ko lang din sa inyo yung pagka-grabe, yung pagka-pigmented nito. And don't forget the baba, the chin. Konti lang na ganyan. Pero nakita niyo naman yung Better Cosmetics din guys. Ang ganda rin talaga ng ano niya, ng pigment niya. Or kung ayaw nyo nang gusto nyo na ng glass skin effect, kahit di kayo magpa-powder, kahit yung base nyo lang is tinted sunscreen, tapos mag-Better Cosmetics lang kayo, sobrang okay na yon. And then after that, maglalagay tayo ng, kukontour tayo ng nose. Yan, ginagamit ko to. And then in fairness naman din, sa haiku ko guys, ilang months na to, mukha na siyang natural. Ayan, bumababa siya konti, pero hindi naman super baba kasi meron pa rin naman siyang bridge. Yun naman pinaka-importante, may bridge. Ayan, ganyan lang siya guys. Dahil sobrang pigmented din ito, tignan nyo naman. Diba? Ganyan lang ako maglagay. Tapos, if ever man na medyo makapal, ganyan, lagay nyo lang, i-blend nyo lang yung ginamit yung pang contour kanina.
Ayan. And then, papakita ko to sa inyo. Ito yung highlighter. Masyado bang maliwanag? Ayan. Ayan yung highlighter ng BYS. Grabe, diba? But usually, ginagamit ko yung isa. Yung kasama niya na nasa baba. Papakita ko lang muna sa inyo to. Pero grabe, alam nyo ito maghapon to. As in. Hanggang pag-uwi mo, parang may something ka pa rin sa cheeks mo. Ayan, ito yung may glitters. Lalagyan din natin siya. Iba to guys, grabe, sobrang ganda nito. Kaya sulit talaga. As in, ito yung sa mga palette na masabi ko na sulit. Hindi rin ako masyadong bumibili ng sobrang expensive na ganito. Kasi usually naman talaga, hindi naman ako pala makeup ng bonggang-bongga. Basta lang, alam nyo yun, may something lang sa face. Ayan, ito, pag nilagay mo siyang eyeshadow, ang ganda rin niya. As in, yan lang, para may something ka lang. Ayan, tapos, ayan guys, kapag ayoko mag eyelashes, ganyan, ginagawa ko madalian, basta makcurl lang. Ako pag ayoko mag, ayan guys, kapag ayoko mag mascara or at pag madalian lang talaga, importante lang naka curl lang talagang lashes ko, okay na ako dun. Ayan, kasi may mga ginagamit akong mga mascara na ang hirap talaga tanggalin, tapos nangingitim pa dito. Ayan, ganun lang siya. So, ganyan-ganyan lang. At least, importante, mataas lang yung lashes mo. And then, that's it. Yun lang talaga, guys. Ito lang talaga yung ginagawa ko sa face ko. Sobrang simple lang and sobrang affordable lang ng mga products na ginamit ko na mabibili lang talaga siya sa Shopee or sa online store, guys. So, ayan, guys. Ito lang talaga. Walang keme-keme. Sobrang simple lang. Pwede na umalis. Pero kung gusto nyo enhance o may sarili kong style, go. But, ayan, ito yung lagi ko talagang ginagamit every day na umaalis ako. So, ayan lang, guys. Thank you so much, guys, for watching. And God bless. Bye!